Welcome back investors! Sa loob ng 5 taon, ang ating merkado ay bumagsak ng 16.32% at ang year-to-date performance ng ating PSEI ay bumagsak din ng 1.36%. Now as a value investor, ano ba ang sinasabi sa atin ng PSEI? Now dito pinapakita sa atin na mayroong buying opportunity sa mga stocks na nakapaloob sa ating merkado ngayon. Ang mga industriya na labis na naapektuhan ng pagbagsak ng ating merkado ay ang mga sumusunod: ang consumer retailing, oil and gas, real estate, industrials, and hospitality. Itong mga industriya na nabanggit natin, dito maganda maghanap ng mga kumpanya na pwede mong paglagakan ng iyong investment. Bakit? Kasi mayroong mispriced pagdating sa kanyang share price and sa kanyang fundamentals. And syempre yung pipiliin mo dito, yung mga the best sa kanilang mga industry para magkaroon ka ng matibay na pundasyon at matibay na konklusyon sa pag-iinvest mo dito sa ating merkado at para makapitalize mo yung pag-angat ng ating merkado in the near future. Now dito sa video na to, i-highlights natin yung mga top stocks na pwedeng mag-offer sa atin ng attractive returns ngayong 2023. Na kung gusto mong malaman, stay ka lang, I show you how. Bago ang lahat, disclaimer muna, ang mga kumpanya na mababanggit natin dito ay hindi to recommendation na bilhin nyo. At hindi rin ito financial advice. Lagi nyo tatandaan na you have to do your own research and also consider your investment goals and risk tolerance bago ka pumasok sa mga kumpanya na nire-review natin dito. Now, ang top stocks na dapat natin i-consider ngayong 2023 ay ang Philippine Stock Exchange. Bakit? Siya lang naman ang nag-ooperate ng stock exchange dito sa ating bansa. Based sa kanilang pinaka-latest fiscal year, majority ng kanilang revenue ay nanggagaling sa listing na nasa 26.5% ang galing dito, service fees na nasa 20.8% ang galing dito, listing maintenance sa 17.40%, data feed na sa 12.8%, transaction na nasa 9.4%, others na nasa 8.6%, subscription nasa 2.4% and block sales na nasa 2.2%. Na ang gusto ko lamang sabihin dito, nakalat-kalat yung kanilang source of revenue. At hindi basta-basta mahuhuwala ng revenue ito kasi nga itong kumpanya ay monopoly pagdating sa ating bansa. Now, ang concern ko lang dito sa PSE, hindi gaano kagandahan yung pag-grow na kanilang revenue, no? Ang the best way para bilhin itong mga kumpanyang katulad nito ay kapag nagtatank ang kanilang share price. And katulad nga na nangyari ngayon sa PSE, over the past 5 years ang share price ng kumpanya ay bumagsak ng 22%. Ang year-to-date performance ng kanilang share price ay tumaas ng 2% na ito. Pamamagitan ng ganitong strategy, matitake advantage natin yung paglago ng kanilang share price over time. And take note, itong PSE ay talagang maganda ang financials, healthy ang balance sheet, and also nagbibigay din sila ng dividendo sa kanyang mga shareholders. Another company na dapat mong i-consider ngayong 2023 ay ang Century Pacific Food Inc. Itong kumpanya ay isang prominente pagdating sa food and beverage industry. At sila din ay mayroong brand moat na tinatawag natin. Kilala naman natin na kanilang mga brand na andyan ang Century Tuna, Blue Bay, Frisca, Argentina, Swift, 555, Meatloaf, Frisca, Lucky 7, and many more na brand ng kumpanyang ito. At hindi lang yun, sobrang dami din na kanilang source of revenue. And ngayong 2023, maganda rin ang pinapakita ng performance itong kumpanya. Ang kanilang profit nga ay tumaas ng 6% sa kanilang first quarter of 2023. And kung bakit bullish naman ako dito sa kumpanyang ito, kung titignan mo naman dito yung kanyang history, talagang hagdan-hagdan pala yan yung kanilang revenue and also yung kanilang income. Pinapakita dito sa atin na itong kumpanya ay dominante pagdating sa food and beverage industry. And isa pa, sa pagtaas ng consumer spending and pagdami ng ating population dito sa ating bansa over the years, talagang labis na magbe-benefits pa itong company over time. And over the past 5 years, ang performance ng CNPF ng 44% and ang kanyang year-to-date performance naman ay bumagsak ng 9.5%. And isa pang stocks na dapat mong i-consider ngayong 2023 ay ang Ginebra San Miguel Inc. Now, itong kumpanya ay isa din prominente pagdating sa beverage industry.
100% na kanilang revenue ay nagagaling sa alcoholic beverage. Ganon ka prominente itong kumpanyang ito. And alam naman natin, ang dami nating mga kilalang brand din ng company, no? At kitang-kita naman natin ito sa kanilang revenue over time. Isa lang ang ibig sabihin nito, guys, no? Over time, dumadami yung manginginom natin dito sa Pilipinas. Kaya nakita natin, over time yung kanilang revenue and income ay continuous na tumataas din. And nakagandahan din dito sa kumpanya, maganda kanyang financial health, wala masyadong utang, and nagbibigay din ng dividendo sa kanyang mga shareholders. Over the past 5 years, nag-increase yung kanyang share price ng 602%, guys. Ganoon kalaki yung pagtaas na kanilang share price. At ang year-to-date performance nitong Ginebra San Miguel ay nasa 38% na. Isa pang kumpanya na dapat natin i-consider pagdating sa food and beverage ay ang San Miguel Food and Beverage. So dito nakapaloob, guys, yung mga hotdog, coffee products, and so on and so forth, no? And kung titignan natin dito, and syempre pag sinabi natin San Miguel Food and Beverage, talagang may moat din ito. So over time din sa pagdami ng population natin sa ating bansa and also sa consumer spending sa pagtaas unti-unti, and labis din na magbe-benefits itong kumpanyang ito. And trivia lang, guys, no, yung planta nila ngayon sa Cavite, sobrang laki na. Dati talagang halos isa lang ata yun dati. Ngayon sobrang laki na, 3 o 4 na atang planta, if I'm not mistaken doon. So doon pinapakita sa atin na mayroong strong demand pagdating sa mga product na pinuproduce ng kumpanyang ito. However, yung revenue ng kumpanya ay bungoy-bungay. Kung titignan mo, guys, pataas, pataas, bumagsak, and pataas na naman. So dito mayroon talagang cycle, no, yung kanilang revenue history. Na umagandang strategy dito, kapag ganito yung nakikita natin, the best i-own ito kapag ay kapag nagtatang ang kanyang share price. So kung titignan natin dito, over the past 5 years, ang share price niya ay bumagsak ng 29%. At ang year-to-date performance ng kumpanya ay nasa 21.83% na yung tinaas. Ang nakagandahan din dito sa company ay strong yung kanyang financials and manageable naman yung kanyang utang na kinikita ngayon. Isa pang kumpanya na pwede mo i-consider ngayong 2023 ay ang DMCI. Now, itong kumpanya ay talagang kilala pagdating sa holding company. Ang dami ba namang source of revenue din ng kumpanyang ito? Nandyan yung coal mining nila, which is ngayong 2022, ito yung pinakamalaking pinagkukunan nila ng revenue, nasa 48.90%. Susundan ng real estate development, power on grid and construction and others, power of grid, and also nickel mining. Isa sa mga rason kung bakit bullish ako dito sa DMC ay yung kanilang revenue growth over time. Kung titignan mo dito, guys, ang ganda na kanilang compound annual growth rate. Over the past 18 years, yung kanilang compound annual growth rate ay nasa 16% ito, guys, no? And yung projection ko sa kanilang 2024 revenue ay nasa 155 billion pesos. And likewise, ganun din sa kanilang net income. And over the past 18 years, ang kanilang compound annual growth rate sa kanilang free cash flow ay nasa 13%. And ngayong 2022, sa pinaka-latest fiscal year nila, ito na yung pinaka-mataas nilang free cash flow na nasa 36 billion pesos. Ganun kalaki yung kanilang free cash flow ngayon na pwedeng i-improve sa company or pwedeng ibigay sa kanilang mga shareholders. Inakagandahan din dito sa DMC, nagbibigay din ito ng magandang dividendo sa kanyang mga shareholders. And also, ang ganda na kanilang management. Over the past 18 years, guys, kung titignan mo yung return on equity, return on assets, return on invested capital, on average, talagang sobrang ganda ng performance ng kumpanyang ito. And I think, in the near future, continues na prosper ang kumpanyang ito. Sa loob ng 5 taon, ang share price ng DMC ay bumagsak ng 14.21% at ang year-to-date performance ng share price nila ay bumagsak ng 20.42%. At sa pinapakitang share price ng DMC ngayon and sa performance sa kanilang financials, mayroong misprice pagdating sa dalawang yan. And mas maganda na matake advantage yung kanilang pag-grow over time. Isa pang kumpanya na bullish ako ngayong 2023 ay ang Nickel Asia Corporation na umalaking pinagkukunan nila ng revenue ay nagagaling sa mining na nasa 91.90% nagagaling dito. Kung balak mong i-consider itong Nickel Asia Corporation, napaka-importante na dapat tinitigdan mo yung presyo ng nickel sa pangkalahatang merkado para magkaroon ka ng idea and ano ba yung mga forecast ng mga analyst sa
nickel. Now, isa sa mga kadahilan na kung bakit bullish din ako dito sa Nickel Asia Corporation, yung revenue growth ng company and also yung kanilang net income growth, guys. Kung titignan mo dito, kung dito ay magpo-focus, yung kanilang 10 years compound annual growth rate sa kanilang net income ay nasa 14%. Nasa excellent category yung kanilang pag-grow ng kanilang net income. Sabi-sabihin, yung management ng kumpanyang ito ay talagang excellent. Kung titignan natin dito, over the past 10 years, sa management nila, nasa excellent category yan. Sa loob ng 5 taon, ang share price ng Nickel Asia Corporation ay tumaas ng 126% at ang year-to-date performance naman nito ay tumaas ng 2.4%. Isa pang kumpanya na pwede may i-consider ngayong 2023 ay itong SSI Group. Para sa akin, ito ay nasa turnaround business ngayon. Nung nagkaroon ng pandemya, labis na naapekto na itong kumpanya. And paunti-unti, nag-grow yung kanilang income na pagtapos ng pandemya. Ayan o, kung titignan natin, ngayong 2022 sa kanilang pinaka-latest na fiscal year, ito na yung pinakamataas nila na revenue and also yung kanilang net income din, yung kanilang compound annual growth rate ay nasa 12% na ito over the past 10 years. And kaya nasa category ko ito ng turnaround business. And ngayon nga lang first quarter of 2023, tumaas yung kanilang revenue ng 39%, guys. Ganun kataas yung pag-increase ng kanilang revenue. Ngayon, itong SSI Group ay kilala sa mga hawak nilang luxury brand, no? So, kumbaga sa Pilipinas, sila yung may authority na mag-operate ng mga luxury brand sa ating bansa. So, madaming brand, no, na mga hawak ito, Hermes, Gucci, and many more na talagang luxury brand. Majority ng anong revenue as of 2022 ay nagagaling sa luxury and bridges na nasa 34.7%, fast fashion na nasa 32%, casual 15%, personal care 10%, and footwear and accessories na nasa 6.8% ito. I think this is the time na pwede mong reviewin itong kumpanya. And over the past 5 years, yung kanilang share price ay nag-grow lamang ng 14.22%. And ang year-to-date performance nito ay nasa 54.49% na. Sa patuloy ng pag-expand ng Wilcon sa ating bansa, ito ay makakatulong sa kanila para magkaroon sila ng malawak na presence sa market share pagdating sa home improvement and construction supplies dito sa ating bansa. And sa pamamagitan ng ganitong strategy na continue sila nag-expand, talagang patuloy din ang pag-increase na kanilang revenue and income. And majority na kanilang revenue ngayon, guys, nanggagaling sa trading business. And ang revenue history ng kumpanyang ito talagang ang ganda or na kanilang compound annual growth rate over the years and likewise sa kanilang net income. However, itong Wilcon Depot, guys, ngayon ay sobrang taas, no, in comparison sa kanyang current fair value. Ngayon, mga katulad ng gantong business, I think in the next coming years ay talagang continuous pa rin na mag-improve ang kanilang business and mag-grow over time and also sa pag-recover ng real estate industry, labis din ang magbe-benefits ang Wilcon Depot. Kasi alam naman natin na ang kumpanyang ito ay nasa construction supplies. And ngayong ang first quarter of 2023, ang kanilang net income ay tumaas ng 13%. Now, isa pang kumpanya na pwede mo i-consider ngayong 2023 ay ang Asian Terminals Inc. Now, itong kumpanya ay nag-ooperate as a port operator sa ating bansa at ang ATI din ay malawak din yung pinagkukunan nila ng revenue. Lahat na kanilang segment of revenue at lahat iyan ay tumaas. Nagre-reflect lamang ito ng pagganda ng cargo handling, no, dito sa ating bansa and shipment operation sa Pilipinas. However, ang revenue growth ng company over the years ay hindi gaano kataasan compared sa mga nabanggit natin na mga kumpanya. Pinapakita dito sa atin na the best na i-own itong kumpanya ay kapag nagtatank ang ATI. So over the past 5 years, yung grino lang na kanilang share price ay nasa 7.69% lamang. And ang year-to-date performance nila ay nasa 0.14% lamang ito. And ang agadahan din dito sa ATI, itong kumpanyang ito ay nasa undervalued category and also maganda rin magbigay ng dividendo sa kanyang mga shareholders. At hindi lang yon, hindi lang maganda magbigay ng dividendo, kundi ang ganda na kanilang financials, wala masyadong utang na kinikita itong kumpanyang ito. Isa pang kumpanya na pwede may consider ngayong 2023 ay ang International Container Terminals Inc. Now, itong kumpanya
ay nasa transportation services din. So like ATI, sila din ay nasa port operations na majority naman na kanilang revenue ay nagagaling sa cargo handling and related services. Kung titignan mo dito yung revenue growth ng company over the years, talagang nasa excellent yung performance dito. And talagang nasa hagdan-hagdan pala yan yung kanilang revenue. Likewise, yung kanilang net income din. Ang ganda din ng growth ng kanilang income. Now, yung comparison sa ATI, talagang maganda yung growth ng kumpanyang ito. Kasi ang lawak na kanilang operation, hindi lang sa Pilipinas, kundi meron pang sa South America, and so on and so forth na bansa na kinikita nito. And I think in the next coming years ay patuloy pa rin gaganda yung kanilang performance sa kanilang revenue and net income. So ayun na yun guys yung insight natin sa mga kumpanya na pwede mo i-consider ngayong 2023. Now bago mo pindutin yung buy button dyan sa brokerage account mo, you have to do your own research, do your assignment para magkaroon ka na matibay na pundasyon at matibay na konklusyon sa pag-i-invest dito sa ating merkado. And remember, yung pera yung ipag-i-invest mo sa mga kumpanya ay yung pera mong pinaghirapan. Kaya nararapat lamang na you have to do your own research, do your assignment talaga. So guys, this is Percy Warrior, nagpapaalala lang, invest wisely, and see you on the other side.